In today's podcast, I have my college friend Gian come over to the podcast and nag-usap kami about life of being a 25 years old and how you deal with failures at this point in time. Medyo mabagal yung pag-start ng podcast namin, so please stick for a while and I promise you'll enjoy it. And yeah, catch us on IGTV, YouTube, and Spotify. And that's it. Hope you enjoy this podcast. This is Jack's podcast, and here in this podcast, we discuss important conversations that we never talk about. Hope you got something good from this episode. All right, let's start this podcast. Okay. So eto, this is like a redo nung ginawa namin kanina kasi nakalimutan ko pinutin yung record button. So ayun. So let's start first with the story for this podcast. So, kamusta yung weekend mo? Kahit alam ko uulitin mo na lang to. Okay, so my week is, yun nga, mostly work. So let's not talk about that. Feeling ko ang highlight ng week ko is yung vacation ko this Friday. Ang plan ko talaga is to go north, to go beach. Sarap kasi uminom lang, the waves and stuff. Mm. Pero ayun nga. Puro fully booked yung resorts for late notice kasi kami. So, ang best option is Tagaytay to go south, to have mahapag-chill sa isang place, somewhere far dito sa city. And, ang naging decision namin kasi maaga kami pumunta doon, the best, actually yung only spot na open doon nung ganun kaaga is Picnic Grove. And, gusto ko rin talaga siyang puntahan kasi as a child, lagi kami andun ng family, extended family namin. We're cousins kasi nga ngayon, we're growing up, lahat may work, hirap lumabas na. So, nakapag-reminis ako doon yung spots kung saan kami kumakain, kung anong activities namin doon. I mean, wala. As in, ganun maging bata eh. Careless talaga eh. Wala akong iniisip na iba. So, andiyan kami doon, pagulong-gulong and stuff. And, nakita ko improvement doon. Maganda na kasi yung place. Ang sad lang kasi walang masyadong tao. Pero, given na Friday morning yun, bagay. Hopefully, by the weekend, maraming tao. Sayang eh, di ba? Sayang. Isipin mo, yung effort nandun, tapos if hindi na-appreciate, parang hindi siya mag-grow pa. Oh, yun yung sabi ko na, sayang yung place, kasi ano, yun, may mga cabins, yung cottages is okay naman, saka mura yung cottages, pati yung mga tables to eat on. Tapos may ziplines, dalawa yung ziplines, yung walkway sa may side ng mountain, maganda yung view dun sa may Taal. Solid talaga. Then may mga makapapicture sa horse. Ay, horseback riding is minove back dun, dati inalis yun kasi yung smell ng kabayo, alam ko yun yung story nun. They moved back doon. Tapos, maganda yung place. Marirelax kayo kasi syempre yung Tagaytay na, yung lamig ng Tagaytay is andon. Ako kasi mahilig ako sa nature na appreciate ko talaga. Solid. Solid yung view. Kaya akong tumitig lang doon sa may Taal, doon sa mga trees sa paligid. Diba, okay. Then sana na-appreciate nung ibang pumupunta doon. Kung hindi ka nakapunta doon dati, hindi ko alam kung ano yung expectation mo. Pero ako, yung difference nung dati at ngayon, sobrang laki ng improvement. And ang ganda ng efforts na i-improve yung place. Nice. Yun yung highlight ng week ko. Okay. So, since second take na to, second take to yung story ko, para lang makuha yung bagong reaction ni Gian, ikikwento ko sa kanya fully yung kung ano yung kung bakit. Pero kailangan ko i-brief dito sa podcast ko kasi sensitive part, hindi willing i-share nung friend ko na si Florentino pa. Maybe next time pag kami na yung nagpa-podcast cause it's our story. And nung last time kasi parang, yun, agitated. So, yun, kwento ko ulit. Ito kasi yung background story nun, nung tinanong ko sa kanya. Okay. Siya kasi yung tapos tinanong ko sa kanya, anong naisip mo, bakit parang alam ko yung story. Ayan. So, yun yung backstory dun. Tapos yun, ulitin ko na lang, na-agitate siya nung tinanong ko yung question na yun. Ang alam niya lang is magpa-podcast kayo. Yun pala, pinapunta ko siya kasi magpa-podcast. Gusto ko matutunan yung flow na itong podcast ko. Hindi siya aware na bigla ko siyang bibigyan ng ganung punchy na question. Bigat nun. Mabigat. Ikaw na rin nagsabi, mabigat. Feeling niya, mamimisinterpret siya ng mga tao if ever marinig nila. So, yun, medyo naiintindihan ko naman. So, yun yung backstory doon. Cringe. Tama yung sabi mo kanina, cringe-worthy. Pero hindi, ako kasi genuinely curious. Open ako. Naman tayo eh. I mean, genuinely curious talaga ako malaman yun. Natin tinitake sa tao yun. Tapos yun, ulitin ko na lang din, yung tatlo ko natutunan, first is to make yung kasama mo comfortable. Kasi nga, yung kaibigan ko na na-agitate siya, hindi siya prepared doon sa nangyari. Second naman is,
tawag dito, prepare topics. Kasi naubusan talaga kayo ng topic eh. Lalo kung parehas kayong hindi kayo, paano ba yun? Hindi kayo in sync, hindi kayo paired. Marami kaming, hindi kami similar. Marami kaming topics na hindi namin alam. Wala kaming similarities. Yun na lang. Wala kaming similarities. So, yun, bring topics na okay yung pag-usapan. Third is, tawag dito, brief nyo muna yung, bibrief ko muna yung kasama ko kasi yun nga, mahirap pagka hindi siya aware dun sa gusto ko talaga mangyari. So yun yung three lessons dun. Tapos, second story ko is yung brother ko na bangga kahapon. And yun na lang, ang gusto ko ikwento dito is ano yung gagawin mo once na ganun yung nangyari, na bangga. Or ikaw ba may experience ka na nabangga kayo? Meron, nabangga ako. Ikaw? Oo. Anong ginawa mo? Settle na lang or nagpa-police report ka pa? Police report kasi may insurance nung kabilang party. So, kailangan nila na. Okay. So, ito. Ipagka kasi walang insurance both parties, settlement lang, kailangan lang ng police report if walang gusto umamin kung sino yung nagkamali. Tama. Pero ito, since alam mo na din, para lang doon sa mga listeners, ito yung pagka may insurance yung isang party or both parties, ganito. First, dapat pagka nagkabanggaan, hindi talaga walang gagalaw. Pag naghiwalay sa sasakyan, hindi na valid yun. Pwede mo pa rin naman ihabol. Kasi ginalaw nung kapatid ko kasi naharangan nila yung boat lanes. Pero dapat talaga. Mas-sketch muna dapat yun. Antayin niyo muna yung police na pupunta doon. So ako, ang ginawa ko, tinawagan ko yung police sa Las Piñas. Tapos magpapapunta sila doon ng parang yung mag-a-assist sa inyo. Yung sa iba kasi din na yung nagdo-document eh. Yung pumupunta sa spot, magpipicture-picture. Yung pumunta sa amin kapon, hindi niya pinicturean eh. Kami na nga lang pinapicture niya eh. Pinapunta niya na lang kami dun sa may Casimiro, yung police station doon. Okay. Dun sa talagang traffic police station. Tapos ayun, ang kailangan mo lang makuha para makapag-claim ka ng insurance is ORCR, nung both parties, copy ng license, copies ng ORCR, copies ng license. Tapos, police report, yun lang. So, if meron ka nun, di okay na. So, ayun, yun lang. Hassle talaga yun. Ang pinaka-hassle, actually. Saan oras? Tagal ng police report, yun lang naman. Pero, ma-appreciate mo yung value ng insurance kasi nung kumain kami after nun, goofy na lang, tawanan na lang kami. Hindi ka na ma-stress na kung paano yung babayaran sa pag-repair. Yun, ganun. Worth it naman yan. Worth it naman para dun sa ganung bagay. So, this ends up dun talaga sa topic namin ngayon. Sure. Game. So, yung topic for this podcast is about being 25 years old. So, first question ko sa'yo, how was it being 25 years old? Well, kaka 25 ko lang. Pares naman tayo. Actually, dapat pala pinag-isipan ko maigi, no, before this. Pero, being 25, actually ako naman nagbibigay ng pressure sa sarili ko eh. Kasi sa family namin, sobrang supportive talaga sila. Bunso pa ako. I mean, kumbaga, yung walang mag-aaral after you. Mm-hmm. Kumbaga, walang pressure na do your best, na bawal ka mag-fail, and ganyan. So, being na ganun ka-less yung pressure, ako nagbibigay ng pressure sa sarili ko eh. Siyempre, lagi may drive na to excel. Alam naman kung may mga kaklase ako nakikinig or will watch this, alam naman nila kung ano yung effort na binibigay ko. So, focus ako sa studies muna. Yun ako, mahilig ako. Hindi ako magkalikot eh. Uh-huh. Ayun. Yun yung nakuha ko dun, feeling ko sa father ko. Uh-huh. Sa talyer. Uh-huh. Sarap magkalikot, sarap manira ng mga bagay. Sarayan ko talaga. Doon ka nalang madadala sa mga madaming nasira. Then, ayun. Being 25, huwag lang mong padala masyado sa pressure. Kasi, ang daming pressure sa paligid eh. Oo. Uh-huh. Feeling mo, example ng pressure. So, meron kang kahilala na ilang years younger sa'yo, pero is doing better. Financially, yun lang naman ang reference natin eh. Hindi alam ko ano yung background niya. Yung happiness meter. Hindi mo alam, di ba? Hindi mo masabi through social media. Pwedeng, pero ang pinakamandaling measure is, ano yung financial level na to? Which is, wow. A few years younger than me, pero grabe na yung ano. Totoo naman. So given na, kunyari, given naman na hindi siya from a wealthy side. Lalo yung mga ganyan. Diba, doon ka mapapressure. Self-made. Self-made. Ma-appreciate mo siya. Hindi mo siya hinahatak pa baba. Na-appreciate mo siya. Pero somehow, syempre, may pressure ka. Paano magkakapera ng ganun, pre? Diba? Paano ka-generate yun? Wala naman ako money generating na
side. So, pag nag-compute ka naman ng monthly salary mo, tatanda na ako ng ganito. Diba? Ang hirap. Mahirap isipin. Lalo, hindi ko alam paano kasi sa corporate side eh. Since, diba, self-employed ako. Parang nasa akin. Though, iba naman yung pressure sa akin, yung pressure to keep up. Uh-huh. Na paano mo i-stay afloat yung sarili mo while just doing what I wanted. So, de, balik muna tayo sa topic. Kasi di ba parang yung sinabi sa atin, buy a car, buy a home, get married. Have kids. Have kids. Na, do not have kids. May ano, parang tingin mo ba, nung bata ka ba, nisip mo by 25, meron ka na nung mga ganung material things or yung mga, yun, yung mga ideal things na gusto nilang i-reach natin. Oo. Akala ko talaga nung bata ako. Ako din naman. Before I stepped into that hellhole called Mapua. Ito, for those Mapua na nakikinig, parang, di ko alam ha, pero totoo, parang pinaisip sa atin na once you're from Mapua, para magiging successful ka or yung entry mo to job, mataas yung, though totoo, mataas yung tingin nila nung iba. Ewan ko, di ba? Credits na lang dun sa mga previous Mapuans na nag-establish nung level ng Mapuans. Credits dun. Pero generally, hindi eh. Kaya mo parang i-earn eh. Oh, pero yun nga, yung parang nalaman ko once nag-work ka na is hindi talaga ganun kalaki once you start. Okay. Na hindi porket nag-aaral ka sa ganitong school na yun. Tapos knowing na sige yan, nag-top ka pa sa ECT. Though ECT yun, pero diba, nag-top ka pa. Hindi mo ba naisip na parang nung nag-work ka sa una mong job, you deserve more? Parang, pwede ka magtrabaho sa mas magandang job, pero nandun ka sa job mo na, kasi alam ko, sabi mo, ayaw mo nung una mong job eh. Hindi siya personally satisfying eh. Para sa yung gusto kong technical depth ng trabaho ko. Kasi mostly mechanical. I mean, malayo lang sa field ko. Hindi ko naman namaliit yung field na yun, pero malayo sa field ko talaga. Pero masaya kasi ang nag-gain ko dun is hindi technical expertise eh. Yung pagiging tao. Yung importante yung life skills. So, may gusto akong... Ganito lang muna. Kasi, so, inspector ako dati sa elevator. Sa construction elevator. And makasalumuha mo lahat ng level ng tao eh. From dun sa may-ari ng building na sobrang yaman, hanggang dun sa dun sa pinaka-basic na worker eh. And kailangan mo makasalumuha sa nila. As an inspector, kailangan mo makatrabaho sila eh. Kailangan mo lumevel dun sa mayaman. And nilelevel ka dun sa yung dirty jobs. Pero kailangan may respeto ka pa rin sa nila kasi tao yun eh. Oo naman. Saka pag break time, dun ka matututo. Pag nakausap mo yun, ano pong background, anong sakagado, anong trabaho mo dati? Kamusta pamilya mo? Pag nag-ganun pre, promise, kulang na lang maglabas kayo ng alak dun sa barracks. Oh, grabe yung mga kwento dun. Meron nga kaming installer dati na teacher eh. Tapos siya ng education. Ba't daw siya nag-installer? Or anong backstory niya? Parang natakot na siya mag-board. Talaga? Oh, and pinaperson namin siya, mag-board ka na pre, pwede ka naman eh. Mag-review ka. Dito, nakabuhis ang buhay mo lagi sa construction. Oh, shit. Sabi ko sa gano'n. Hindi ko alam kung kamusta na siya ngayon eh. Ang hirap no, pagka pinangunahan ka ng fear before doing yung pwede mong gawin. Pero ang problema kasi nga, kung mag-take siya ng chance doon, may family na siya ngayon. Oh, shit. So, kailangan niya ng steady income. Yun yung napakahalagang point na hanggang wala ka pang dependents, take risks. Totoo. Kasi pag nag-take ka ng risk nung ganun na, hindi naman imposible eh, pero mas malaki yung at stake eh. May anak siya eh. Totoo. Kasi pag nandun ka na, parang if you fail to provide, hindi lang ikaw yung, pati yung family mo. Ang laking consideration na nun. hindi ko alam kung anong ginawa naman. Tapos kasi ito, going back dun sa topic na kailangan mo ng life skills. Parang recently, meron sa States, parang pinost nila. Ewan ko kung familiar ka dito sa issue na to. Para yung mga anak ng mga wealthy people, baka pasok dun sa Ivy schools, nag-bribe sila. IT? Ivy. Harvard, mga ganun, Ivy schools. Ivy League. Ivy League. Okay. Sige. So, parang, ang concern nila dun, yung actually, hindi lang naman mga privilege, pero millennials. Parang sobrang soft. Hindi tayo maka-take ng criticism.
onting ano lang, dami nagre-reklamo. Yung ganun. Hindi ko alam kung bakit eh. Hindi ako ganun eh. Hindi, pero pansinin mo. Oo, tama naman. Sobrang soft. Ang daming... Generation onion nga yun. Diba? Parang lahat nagre-reklamo. Tapos, hindi... onti yung ano responsibility. Parang sobrang late natin natuto kumuha ng responsibility. Well, hindi naman natin masisisi kasi yung parents natin worked really hard for us to have this privilege. Yan. Siguro para dun sa iba na hindi ano masyadong well off, ito yung parang good for you kasi alam nila yung hirap eh. Which is for us dun sa medyo privileged. Parang hindi natin masyadong ano, hindi tayo masyadong nakapag-take ng problems. Oo. Pero pag na-appreciate mo, masaya eh. Ako na-appreciate ko kasi yung struggles ng family dati. Hindi naman siya sobrang struggling. Oo. Pero sa point of view ko is talagang nag-sumikap sila para sa amin. And sobrang solid nung lalo na improvements ngayon. Okay, kailangan namin magpalit ng posisyon kasi kailangan gamitin yung space doon. And if may rinig kayong mga kotseng dumadaan, it is because nasa tabi talaga kami ng kalsada. So ayun. So to give muna context, we have to leave later siguro after nito. So we have to end this topic na kasi may susundin kami sa airport. And if willing yung friend namin na yan to be here in the podcast, we'll make a podcast with her. Sobrang interesting yun, feeling ko. Because meron siya perspective excited from excited ako na kinikilig na hindi ko maintindihan. Sana nga mag-open siya yun, no? Ito yung downtimes niya eh. Sabagay. So, di ba sabi mo nga downtimes niya. Going dun sa gusto kong pag-usapan, as a young adult, iba na kasi when, ano eh, pagka namumblema ka, if nag-fail ka kasi, maapektuhan yung pagmamanage mo ng money, yung lahat. Work mo. So, I guess, importante at this stage na alam mo na kung paano i-handle yung failures. So, dapat. By so, this time. Diba? So, for you, paano yun? How do you handle yung mga downtimes mo? Well, downtimes ko talaga, kailangan ko mag-exercise eh. Kailangan ko siyang i-sweat out. Mm. Pero yun yung ano, temporary yun eh. Yung, kumbaga yung sobrang, yung gigil mo ngayon, sobrang, ba't ganito nangyayari, ba't wala akong magawa? Ang first action ko talaga is to sweat it out. Yun. Importante sa akin yung exercise. Kung ano man, well, typically jogging naman ginagawa ko, pero... yun yung first part sa akin eh. Kasi kapag emotional ka, hindi ka naman nakakapag-isip ng tama eh. Iba yung perspective mo sa lahat. So, yun yung first part eh. Diba? Huwag kang mag-act ng emotional ka. And para sa akin yung pag-sweat out noon, yun yung main point ko. Pero yung sa long-term na healing process or yung bouncing back, bigay ka ng mahirap ano, eh. Bigay tayo ng example ng mga recent problems mo na pwedeng i-share. Para meron talaga silang idea sa aspect ganun. Pangit yung emotional eh. Well, yun nga, yung recent breakup. Matagal-tagal din naman. Hindi, normal lang yan. I've seen people na ganyan din. Actually, natatakot nga ako. Ito ah, para sa friend. So, for those, paano ba? Lagi ko na lang din. Para kay Sherwin, parang hindi ko pa siya nakikita na mag-handle ng ganyan. So, yung parang steady state pa rin siya? Oh, hindi. Never ko pa siyang nakita na shake talaga. Yung talaga na test. Parang ako din naman. So yun, parang find it interesting. Sige, okay. Balik tayo sa'yo. Sige, yun na lang. Wala naman tayong pag-uusapang iba. Okay. Doon ako maalala iba eh. So yung recent breakup, sobrang harsh nun. So, nasyok ako nun sa core talaga as in... And paano ba siya handle? Well, nakalabas tayo ng lagi. Almost every week. Weekend is, hindi naman yung walwal na inom. So, inom ka lang, labas mo yung sama ng loob mo. Kailangan mo ng friends. Yun yung napaka-importanting bagay. Diba? Kailangan mo ng kausap. Diba? Pag wala kang kausap ng ganun kakadawan, mababaliw ka. Diba sabi sa'yo nung dati, I can't be alone with my thoughts? Sabi ko sa'yo, friend, nababaliw ako kahit may pass ako, gigising ako ng 6 o'clock. Kahit makatulog ako ng 3 or 4, magigising ako ng 6. Yung ano mo, yung pagod yung katawan mo, pero yung isip mo, sige, ituloy na lang. Buhay na buhay yan, no? Oo, pero ano lang, pero talagang bare minimum, nakaganto ka lang sa ano mo, sa computer mo. Click ka lang na ganun. Sige. Pag ginawa ko ba to, hindi na ako matatanggal ng trabaho, pwede na siguro to. Parang ganun lang ang pumapasok sa isip mo. So, mediocre work. Oo. Apektado naman kasi talaga eh. Oo naman. Lalo na pag yung core mo talaga na yung pinapaniwalaan mo is parang, oh fuck, mali pala yun. Hindi pala tama yung mga pinahawakan ko. So yun,
ang naging bounce back ko nun is yung tiwala nun sa akin ng mga tropa ko. I mean, wala yung pre, sige yan. Kaya yung ganun ba? Kahit yung maliliit na bagay na ganun. Saka pag niyaya ka is, pre, labas tayo saglit kahit kapi lang. Sige, isang ka ba? Oh. Or yung napakadali iyayain, sobrang laking factor nun. Kasi hindi mo masabi kung kailan mag-hit yung down times mo. Eh. Oh, yung period na yun is down ka. Pero may mga deep yun na talagang sobrang lalim, di ba? Hindi ako makatulog, nababaliw na ako. Ganito na naman yung naiisip ko. So, yun lang, importante. Kailangan mo ng friends or outlet. Kasi nga, yun, importante yung outlet. Hindi ko alam eh, sa ibang tao, ako minsan kahit magkape ako mag-isa, hindi ko nga ginagawa yun dati. Pero nagulat niya ako sa'yo yung sinabi mo yun. Di ba? Parang the past months, mga, hindi ko alam, once a month, twice a month ako nagkakape mag-isa. Okay naman, minsan sad kasi may mga siyempre may mga tao doon sa paligid na ano, okay, magkasama sila, parang bagay sila. I mean, ganun. Pero ikaw is, wala eh, downtime ako ngayon, so I'll wait for my chance to bounce back. Oo naman, lahat naman, ganyan naman talaga, parang when you're up, the only way is to go down. And when you're down, talaga yung rock bottom ka na. The only way is to go up. Ganun lang naman yung cycle. No? Pero wag ka mag-stay dun sa baba. Kasi choice mo pa rin yun eh. Oo. Okay. Dadating opportunity, pero kailangan mo i-grab. Kasi may mga tao na nasa down times talaga, ang dami ng opportunities na mag-bounce back. Kasi natakot na nga silang bumalik ulit dun sa rock bottom. Hindi nila mag-grab yung chance na umangat. Kasi diba, yun nga, pag nasa taas ka, bababa ka. Eh kung nasa baba ka, ano mo yun, yung paghihirap mo ka na naman, pero babalik na naman ako dito. May ganung point of view eh. Weird. Seryoso, may ganung perspective na pa, hindi ko alam kung lahat ah. I mean, mahirap naman generalize. Pero may mga taong ganun na, sige, hiyaan mo na, mawawala din naman. Hirap nung ganung perspective ah, na diba? Para mag-stay ka sa ano, sa ilalim. Para, okay, diba? Sige, baka may mas ida-down pa tong situation ko ngayon eh. Jeez. So, di ba? Mind blown. Wala nang imposible eh. Lalo na sa mindset ng tao. Mahirap sabihin. So, totoo naman. Kailangan, pag may opportunity, grab it. So, kailangan natin yung perspective mo naman doon about bouncing back. Sige. So, yun sa akin, balik tayo 2 years ago. Two years ago. So, di ba? Nakikwento ko naman sa inyo, pero to share it dito sa podcast. So every time na kasi yung main work ko is ano na to Sun Life, tapos wala kaming regular pay, so dumidepende kami sa clients. If may nabenta ka, doon ka lang kikita. So yun yung main, so yun yung only source of income mo. So only source of income ko that time. Okay. Tapos dumating sa point na wala na akong mabenta, so alam mo yung feeling mo na unease ka na financially, na hindi mo alam kung saan mo kunin yung next mong sweldo. Or iniisip ko nga nun, matatanggal na ata ako sa Sunday nun eh. So, yung nagagalit na yung, tama ba? Kapagalitan ka na ng superior mo? Kumbaga, parang, na, uy, wala pa bang masiset dyan? Wala kasi pa. Kailangan mo talaga mag-produce sa ganitong line of work, hindi pwedeng hindi. Tapos, sobrang kabado ko that time, nag-apply na ako sa Accenture. Kaya yung name na yun. Kasi most of my ones naman nag-a-apply, na-hire naman sila. So tinanong ko na sa friends natin kung ano yung types of exams. So pinag-preparean ko din naman. So yung una, okay ako. Technical assessment lang sa pag-iisip mo eh, mga yung patterns, mathematics, basic lang. So kumasa ako doon. So alam ko kasi na yun yung exam tsaka communication. Verbal, parang, na-overconfident ako. Kasi parang yun yung line kong ginagawa, yun ang line of work ko. So, why prepare? Diba? So, yun yung mali ko nun. Anong nangyari? Via phone call lang. Tapos, repeat the sentence after the beep. Sobrang simple, diba? Pero kasi yun nga yung weakness ko. Hindi ko kaya mag-memorize ng more than 2 sentences. So, alam ko na yung sa sarili ko kasi ever since nung elementary ako, high school, nagpapay may recitation ba kayo? Lagi akong hindi nakakatapos doon. Baburin ako mag-memorize eh. Nag-adlib ako. Parang kuwari sa kanta. Diba? Kung paano mo naintindihan eh. Oh, yun. Ganyan ako. Mare-rephrase mo eh. Oh, nire-rephrase ko lagi. So, yun. Nag-fail ako. Siyempre, isipin mo, wala ka nang source of income. Tapos yung ine-expect mo na kaya mong pagkuhaan ng money, hindi yung parang... Double whammy. Diba? What the fuck talaga yun? Yun.
sa akin na importante na marami kang friends na alam mong may sasamahan ka sa ganun eh. Importante. Sobrang importante siya lalo sa ganitong age. Kasi yun yung tunay na support system mo eh. Kasi yun nga, laging mangyayari sa'yo is mag-fail ka. Sure yun. Sure. Kung hindi ka nag-fail, masama din yun kasi ibig sabihin hindi ka nagtatry ng bago. Hindi ka nag-risk. Oo, stagnant ka kung nasan ka. So if mangyari sa'yo yun, be sure na may makakausap ka. Actually, sila Mike, si Monique, kahit nasa ibang bansa sila, alam na yung nangyayari. Mas maganda kay Monique eh, kasi iba time zone. So pag late dito is morning, saan nila madali kausap. To give context, si Monique, ano namin, classmate na. Actually, weird din na hindi pala kami magka-classmate ni Gian. Si Monique din. So ibig sabihin si Monique din, hindi ko siya naging ka-classmate. Adapted friend. Oh, nalaman ko lang din yan last week, no, nung binili natin yung gears. So ayun, tapos isa pang ano ba experience ko? Last year, 2018, nag-apply ako for a sales job. Tapos umabot na ako sa final presentation nun. Tapos, yun nga, ito yung nag-a-apply ako, ibig sabihin nun, nag-aalangan. Sobrang desperate times na talaga nun. Nag-aalangan na yung ano, production ko sa Sunline. So yun, nag-apply ako, umabot ako final interview. Tapos, sumemp lang ulit for some reason. Nag-choke ako sa interview kasi, yun nga, ganito kasi yun, final interview. Tapos, a week before ng final interview, May second interview. So yun, sobrang galing ko dun sa second interview. Ang question sa akin nun is, kasi matandang Japanese yun eh, how will you convince me to use GPS or maps using sa phone compared dun sa traditional maps? Kasi yun yung ginagamit niya, kasi yun daw alam niya. Uh-huh. Oh. So ako, ang reasoning ko dun, mas efficient yung GPS, yung sa phone. Kasi ina-update nun eh, inaga-update yun kung may saradong road. Eh, dun sa maps, di mo naman alam. Saka kung, alam mo kung asan ka. Ewan ko, marami siyang palatandaan. Sobrang sanay na siya eh. Parang yun yung reasoning niya nun. So, sobrang naramdaman ko yung flow state nun. Alam kong connected na connected kami nung nag-uusap kami nun. Tapos sinabihan niya ako na pwede tayo magbigay ng discount pag nagbebenta na. Sinabi pa yun, feeling ko na-assume niya na mag-proceed ako sa final interview. Tapos sa final interview na yun, tinanong niya ako, will you give discount? Nag-choke ako. Dun ako nag-choke sa tanong na yun. Will you give discount? So, na-mind games ka? Oo, na-mind. Sort of. Eh, hindi niya alam na sinabi niya sa akin na pwede. Oo, hindi niya natatanda na kinausap niya ako na pwede, sinabihan niya ako na pwede tayo magbigay ng discount. So, sinabi ko, pwede. Sinabi niya sa akin last week, pwede. Tapos bigla lang tinanong niya ilang percent. Yun talaga ako pinaka hindi prepared. Hindi ko alam eh. Ah, kasi hindi mo siya tinanong. Oo. Kung hanggang saan tayo pwede magbaba. Tsaka hindi niya rin naman ibibigay yung pinaka-detail kasi oh, naman. Wala pa naman eh. So ayun, nag-choke ako doon. Feeling yung parang, uy, natuwa ka na, sinabihan ka na pwede tayo mag-discount. Uy, parang bet ako na to. Pero yung pala yung maglalaglag sa'yo. So, the fuck talaga yung moment na yun. Ayun, tapos, pero yun, yun nga, after mo kasing, syempre kailangan mo ng support system, pero, afternoon, kailangan mo talagang i-push yung sarili mo to do the work. Kasi yun pa rin naman yung magsasolve sa problem mo eh. Oo, ikaw pa rin naman. Kailangan mong i-force head on kung ano yung hindi mo ma-solve that time. Kailangan mo siyang i-solve talaga. Hindi mo pa siya pwedeng i-skip. Diba? Yun lang naman. Diba? But Spartan ka yun. Sige. Kung ano man yung situation dyan, the only way out is through it. Oo, oh, yun. Kaya lang. Oo nga eh. 6 minutes. Close ko na lang to. May share ka pa ba? About dun? About failing? About failures? Well, wala naman. Support system is yun lang na-establish natin eh. Uh-huh. Kailangan mo ng outlet and support system. Uh-huh. And then, mawala yung negative thinking sa'yo. Uh-huh. I mean, mahirap naman sabihin yun na kunyari may kaibigan ka na down. Uy, be positive. What the fuck? Anong be positive? Ano yung tutulong sa akin nun, di ba? So, kailangan mo maging specific sa mga bagay. Ano na pag di mo kaharap yung kaibigan mo, tinutulungan mo, yun lang. So, buhod tayo sa pagiging downtime, this time, yung point of view ko ngayon is yung pagiging support mo. Ikaw na yung nagsusupport. So, kailangan specific ka. Kailangan alam mo yung problema, yung na-pinpoint mo na yung problema, dadaanan ng kaibigan mo. And, specific dun sa situation niya. Kasi pag sobrang mga cliche ba, hindi, walang value yun sa kanya eh. Ano ba 'yun? Kunyari ikaw yung down na tao, sabi mo, be positive. Kaya mo 'yan. Darating yung time mo. What the fuck? Ano 'yung nagsasabi mo sa akin? Ano ka? Quotes sa FB na napadaan sa timeline ko, parang ganoon.
wala, yun lang yung ma-share ko na feeling ko dapat malaman ng ibang tao. So paano yung dapat gawin ng mga support system? I mean, paano well, nila talaga dapat tulungan? So syempre, kailangan alam nila yung situation. So yun yung una, di ba? Kailangan maging willing kang tulungan nila. So kwento mo sa kanila lahat. Kasi new set of eyes yun eh. So mas kaya nilang, dahil third person perspective yun, mas mahihimay nila kung ano ba, may mali ka ba? Or may mali ba ibang party? Ito yung facts. Kailangan ng facts eh. Mm-hmm. Then ano yung within ng control mo? Mm-hmm. Sila magbibigay sa'yo nun eh. Kasi clouded yung mindset mo nun eh, yung pag-iisip mo. Hindi ka nakapag-isip ng tama. So kailangan mahimay yung problem. Mapinpoint, ano ba yung in control nyo? And yun yung mga action items mo. Mm-hmm. Doon kayo pwede mag-work on. And really? Hindi mo magagawa yun nang walang ibang set ng eyes. Yun yung napaka-importante. So, dapat, alam mo din na yung pagkukuha mo ng sagot, marunong din talaga mag-isip. Ang hirap pag pare-pares kayong tangat bobo. Kapag dadamayan ka na, okay ka na ba pare? Tara, shot na tayo. Mahirap, o nga. Hindi ko alam. Then, pero kaya, importante yung... Hindi, dapat talaga ma-pinpoint mo yung mga friends mo na, ako, for example, ako usually, yung mga... Kasi magkakasing edad tayo. May 3 sets of friends ako. So yung isa yung ka-basketball ka sa Real Estates. Mas younger sila sa akin. So yung parang less experience sila. Sila yung safe spot ko. Okay. Parang if gusto ko lang, if gusto ko mag-chill, gusto ko ng masayang kasama, sila. Uh-huh. Then tayo kasing sa college, medyo alanganin yung set of... Matured ano na di mo maintindihan. Oo, oh, diba? So, mas komportable ako in pagkaganon. Mas tiwala fun, ako sa fun ano. Fun setup. Sa yung sa high school friends ko. Okay. So, yun. That's where we want to close this podcast na... nagsisimula pala kami, ito yung pinakaunang podcast eh. So, maraming errors. So, bear with us. Yun, we want to improve and patutulungan nyo kami by giving us honest feedback. Oh, honest feedback na lang. Kahit naman hindi maganda yung pagkaka-deliver, basta andun yung thought, kaya naman namin himayin. We need help. Yun dun sa ingay sa labas. Ewan ko, di ko rin sure, pero yun, madali na ang solvan yun. Titignan ko din kung mamaya dun sa edit if okay. Baka may pattern naman na madali ma-delete. So yun, hope you got something good in this podcast. Yeah. Alright. Sige. Bye-bye. Bye. If you're up until this point of the podcast, thank you for watching or listening. I'm really grateful for your attention. And also, I would really appreciate if you could share this podcast via word of your mouth. Kasi naniniwala ako na word of our mouth is the best marketing strategy for anyone. Also, honest feedback, would really appreciate feedback from those who are listening or watching. It will really help me make this podcast a better one. So, this is it. I'm out.